Hey everyone, welcome and welcome back to my vlog. For today's video, yung gagawin natin, mag-react tayo sa isang video na viral. Kasi I saw this video nung last 4 days ago sa newsfeed, sa Facebook, sa Twitter, even sa YouTube, sobrang viral din siya. Pero this one guys, this video kasi, nag-come up lang siya sa akin kasi nga, parang iba sa mga reaksyon ng ibang tao, iba rin sa reaksyon ko. It's how you understand kasi sa video. So ngayon, yung gagawin natin, magre-react tayo doon, magbibigay ako ng comment doon. Sobrang dami ko na rin mga video reactions na nailabas, pero yun naman kasi, from netizen po siya, yung mga viral videos. So this time, ako naman yung magre-react. So ito guys, kasi diba lately, nagkaroon ng topic tungkol dito sa kay Pope Francis. So nag-apologize na rin siya from the day na nangyari yon. Pero ito kasi guys, hindi talaga siya mawala sa isipan ko kung ano yung mga nangyari, kung bakit nangyari yon, bakit niya na-slap yung kamay ng babae. So ito, titingnan natin muna yung video. Tapos guys, bibigyan ko siya ng comment kung ano yung mga napag-usapan doon, kung bakit nangyari yon. Kasi hindi naman natin pwedeng i-judge lang sa isang balita lang, nabalitaan lang natin yung ganito. Siyempre, nagiging interesado tayo kasi siyempre may pakialam kasi tayo. Kaya ganun yung nangyayari. So let's go guys, tingnan natin yung video na ito kung ano talaga yung nangyari o totoong nangyari dito. Okay. So dito guys, sinerge ko lang siya sa YouTube. Siyempre, pag nagsisearch ka, di ba, pag interested kasi sa isang story, parang mag-tweak agad sa isip mo na ano kaya nangyari doon? So, bakit kaya nangyari yun? So, panoorin natin yung video. By the way guys, yung video naman, di naman siya umaabot ng 1 minute. Below lang naman siya sa 1 minute. So, ito yung nangyari. Ang daming tao guys. Ang daming tao kasi sa Vatican. By the way guys, nangyari pala yung aksidente dito, nangyari pala yung incidente dito sa St. Peter Square sa Vatican. So, four days ago na siya na nangyari. Tapos, ito na yung nangyari. Sobrang daming tao. Ay, oo nga. Kasi guys, yung mga devotee, lalo na sa mga Catholics, sobrang gusto talaga nila na makita yung si Pope Francis, kaya siya dinadalaw or pumupunta talaga yung mga tao. Kasi, syempre, pagka nakausap mo siya or nakaharap mo siya, parang blessed ka na kasi. Yun kasi yung mga belief in yung Catholic religion. So, ito guys. So, yun guys, yung mga bata, relax lang naman sila, tapos parang okay naman siya. Pagka, nung nakita niya yung mga tao, parang okay naman, relax naman yung entrance, yung pagkakamay niya, wala namang problema. So, eto, continue ko yung video. O, diba? Even yung batang maliit na karga-karga ng magulang, hawak-hawak niya, inabot niya rin yung kamay niya. Tapos pinamusta niya rin. Okay, ito na guys. Yung nangyari na dito kasi, parang patalikod na kasi si Pope Francis. So patalikod na siya. Tapos biglang ginrab yung kamay niya nung babae. So siguro syempre kasi, di ba, kahit sino naman siguro pag nakita si Pope Francis or kahit sino namang artista, pag nakita mo, syempre ikakamayan mo talaga siya. So gusto mo rin siya na matouch kasi kahit na ako, kung halimbawa may meron akong tao na parang iniidolo mo or yun kasi yung ehemplo, yung parang gustong-gusto mo talaga siya, syempre gusto mo rin siya na mahawakan kung ano yung feeling, kung ay parang magiging excited ka, diba, kasi nga napansin niya ako or yung harap-harapan talaga na nandyan siya. Syempre naman ma-excite ka talaga. So ito na, bigla na siya, paalis na siya doon sa mga girl, sa mga bata ha. Paalis na siya doon or sa mga tao, patalikod na siya. Parang siguro papunta siya doon sa kabila kasi tapos na siya makipagkamay. So ito na yung nangyari. Okay. So
siguro, nabigla din si Pope Francis. Kaya yung ginawa niya, siyempre pag nabigla ka naman, ikaw kaya patalikod ka, bigla kang hihilain, magugulat ka talaga. So yung reaction niya, nagulat siya. So yung nangyari, siyempre, pagka nagulat ka, ikaw, di ba, usually sa mga pag-plan na pag nasa edad ka na talaga, pagka magulat ka talaga, yung reaction mo, hindi mo minsan mapipigilan talaga, kahit sino naman talaga yung mapapasigaw ka or mapapatapik ka. Pero parang feeling ko, hindi naman siguro masakit. Yung magkatapik lang talaga, sobrang nagulat lang siya. Yun lang yung nangyari. So wala nang iba. Yung girl nga lang, yung masasabi ko naman dun sa babae, siyempre naman, kasi na-excite siya doon. So siguro, na-excite na talaga siya. Kaya ganun niya yung nangyari. So parang, ay, ba't niya ako ginanon? Parang makita mo sa kanya na tinawag siya, isyong-isyong, na ganun pa siya, diba? Kasi parang may sinabi siya na ganun. So yung nangyari, parang dumiretso na si Pope Francis. Ulitin ko lang ulit. Yung dire-diretso na guys ha. Okay. So yung girl talaga, namilit talaga siya. Pero dapat yung ginawa ni Pope Francis, kung halimbawa man, no, kasi nga, syempre diba, pag minsan kasi hindi talaga natin maisip kung ano yung mangyayari or kung ano yung pwede natin gawin. Hindi talaga, minsan hindi sumasagi sa isip natin. So yung nangyayari, siguro nagmamadali na siya or may meron ba siyang gagawin. Syempre naman pagka isa ka pastor sa mga pare or ng mga Pope, siyempre, busy din naman yung schedule nila. Kaya yung ginawa niya siguro, nagmamadali siguro siya. Kaya hindi niya na nakamayan yung babae. Pero, ano kasi guys, hindi natin kasi talaga pwedeng i-judge kung ano yung pinagdaanan ng isang tao, kung ano yung bakit niya nagawa, kung bakit niya na natapay or natapik yung kamay. Minsan nagulat lang talaga siya. Yun talaga siguro yung pinaka-main na nangyari doon. Yun nga lang kasi, yung sa video kasi na panood natin, ganun na, hindi, parang hindi nabalikan ni Pope Francis yung girl na pasensya na, ganun. Pero kasi guys, minsan talaga kahit na papano, hindi natin maiisip yun. Pag ikaw yung nasa sitwasyon niya, hindi natin alam yung mangyayari doon. Hindi mo, yung nararamdaman mo ba, hindi mo siya, yun nga lang yung babae kasi, madi-disappoint talaga siya kasi nga, ay, kasi in-expect niya na ganito. So, yung expectations kasi guys talaga minsan kailangan natin siyang i-handle. So hindi sa lahat ng bagay na ibibigay sa atin yung gusto natin, meron din namang ibang purpose yun. Pero ito, sa insidente na to siguro, yung masasabi ko lang, nangyari na yun, hindi mo talaga minsan mapipigilan or hindi mo talaga minsan maiiwasan na pagka, lalo na sa mga sikat, hindi mo talaga maiiwasan yun minsan na parang busy sila. So yung gagawin mo na talaga siguro, ikaw na lang siguro talaga yung mag-adjust. Kasi nga, hindi natin alam yung mga schedule nila. Oo, ikaw nag-effort ka rin na pumunta doon para makita siya, tapos para makamayan siya. Pero, kailangan mo na siguro talaga na yung isipin na lang na baka naging busy siya or may gagawin pa siyang iba. Kaya ganun siguro. Pero siguro, ang masasabi ko lang, sana si Pope Francis, alam ko hindi siya perfect. Hindi rin ako perfect. Pero kung pwede lang patigilin or kung pwede lang na lahat ng nangyayari sa atin ay pwedeng padahan-dahanin at maisip natin agad na ganito yung gawin natin. Siguro kung halimbawa mabalik man yun, kung maibalik na hindi, yun, nangyari na rin, nag-sorry siya, nag-public apology na rin siya, nagbigay na rin siya ng kanyang statement. So nakapag-sorry na rin siya sa lahat. Even dun siguro, kung ako si Pope Francis, pero kung halimbawa kung ganun yung nangyari, naging relax lang or mind out. Kasi nga lang guys, talaga, hindi mo talaga masasabi yan. Kasi sa sobrang dami ng ginagawa mong minsan, hindi mo na naiisip yun. Tapos lalo na pag nagmamadali ka. So yun yung nakikita ko dun sa video at yun yung reaction ko. Pero guys, kayo, kung meron kayo mga gustong i-add sa mga reactions or kung ano yung reaction niyo tungkol dun sa insidente, then comment down below. So yun lang siguro yung mga instances na hindi kasi talaga natin pwedeng i-judge agad-agad. Pero at least, kahit papano, meron tayong napulot doon na aral, may nakuha tayo doon sa sitwasyon na yun, at naisip pa rin natin kung ano yung dapat natin gawin. So yun siguro yung nakikita ko doon. So guys,
Thank you for watching this video. Like, share it with your friends. Subscribe on my YouTube channel. See you on my next video. Bye for now. Comment. Kailangan natin guys sasundin yung guidelines, yung community guidelines. So, okay lang naman na mag-comment ka ng saloobin mo, pero syempre, dapat limitahan mo rin yung sarili mo kasi baka mamaya, ikaw din, baka mabash ka rin ng mga tao. Then, bumalik pa siya sa'yo.